Gawin po natin ngayon, gagawa po tayo ng design na transformer. At hindi na po natin ito kayang kukunin itong green. Gagawin na lang po natin itong yung mga itim na yan. Yan na lang po ang gagawin natin. At ilalapat po natin yan sa sandalan ng tricycle. Napanood nyo na yung spider, yung spider tsaka yung YouTube design at yung Batman. Ngayon, ito naman tayo, transformer. Uukitin po natin ito. Uukitin natin itong design na ito. Ito, tapos babakat natin sa sandalan ng tricycle. Tapos lalagyan din natin ng iba pang design. Nilagyan ko po ng scotch tape para tumigas po itong ipinaprint nating design na transformer. Bond paper lang po kasi ito, kaya kailangan medyo tumigas siya para pag binakat sa tela, hindi siya yuyupi o mapupunit. Siguro po dudugyan pa natin ng scotch tape sa kabila para mas tumigas pa lalo. Ito na po mga kaboy. At uukitin na natin. Dahan-dahan lang natin ang pagupit natin at maliliit itong mga ganito. Maliliit lang yan. Hindi mo pinupit ng dahan-dahan yan. Baka masagat, masama sa gupit. Kaya mga kaboy, kailangan dahan-dahan lang ang pagupit na to. Alalay lang, control lang ang paghawak ng gunting. Hirap din talaga pag gantong utin. Naukit na natin siya. Yan na. Mga kaboy, i-transfer natin siya sa leather. Kailangan natin itong idikit ng rugby mga kaboy para pag tinahi, hindi siya lumukot, magpilipit yung mga maliliit na fibra na yan. Itong maliliit na sobrang liit na
kagad binali, unahin muna natin yung pagtingin na. Mahirap yun dito sa gilid, puro gilid, masarangan na yun. Natin ito mga kaboy para maayos ang pagkaka panig ng design niya. Kaya nilalagyan natin ito mga kaboy ng foam sa loob para buhay na buhay yung tahit niya, para yung mga dilaw na yan bubukol yan pag tinahian natin bawat gilid. Kaya nilalagyan natin ng foam para buhay na buhay yung pagka ano niya, hindi lang niya. So, ito na mga kaboy, atin ang tatahiin ito. Tapos na natin i-stepperin. Mga kaboy, pag gagawa tayo ng design na ganito, one half inch ang ano, ang gugupitan natin. Yung ginugitan ko na yung gugupitan natin yan. Kasi tutupiin natin yan.
Kaboy, itong binubukit natin. Ito yung panglisto natin. Itong tela na to, yung kabilang side na babanat. Kabilang side na to na babanat. Ito, hindi na babanat to. Dito tayo mag-uumpisa mag-list sa hindi na babanat. Kasi pag ang kinuha natin, yung pag ganun niya, kabilang side, nababanat, kukulubot yung lilisto na yung lalagyan natin ng piping. Ito na, lilisto na tayo. Kadalasan kasi kapag isa nababanat ka gumupit, mas madalas kumukulubot yung lilisto na ito. Yung pangit tingnan pag gano'n. Kaya kailangan dun sa hindi nababanat ka. Nahihila kasi siya mga kaboy pag tinatahi mo na. Hindi na parang kung sinulid, kaya minsan kumukulubot ng gano'n, gumagano'n. Kaya papalitan natin yung... May ginagamit kasi tayong pang liston siya, pang piping. Ganito ang ginagamit natin. Pag diretsuhan lang, itong double na ganito. Ganyan. Ito, ginagamit ito sa pang piping. Ang ganyang paa. Kaya sinapalitan natin ito kapag tayo ay magpapiping. Ito natin. Kung mapapansin nyo, mas inuna natin yung cover. Yung cover gawin kaysa sa frame. Kasi may sukat naman ito. Kaya pwede ko naman ihuli yung brain. Tansyado ko na yun. Tansyado ko. Di ba minsan halos nakita nyo sa YouTube design tsaka sa Spider tsaka dun sa Batman na aking ginawa. Inuna ko lagi ang brain. Pero ito ngayon, ibang style ang ginawa ko. Inuna ko muna yung look over sa brain. Hinuhupitan natin yung kanto niya para mas madali siya yumuyupi kasi siya ng ganun. Kaya pag ginupit yung dito, dumidiretso na. Mas madali siyang itahi. Kailangan pag nagpapiting tayo ng ganito, lagi natin aalalayan ng oil para maganda ang takbo ng paa dahil madulas. Gugupitan ko ito para sumunod yung pagliko ko sa kanya. Tulad niyan. Umaano siya, gumaganon siya. Kailangan gupitan.
yan ang mga kaboy, oh. Di ba? Ganda ng pagkakapiping niya kapag doble siya dapat. Kasi sa unang pasada, pwede pang lumitaw yung mga sinulid niya na yan. Pero sa pangalawang pasada, wala na siya kawala. Kaya ang ganda, ganda ng pagkakapiping. Pero itong pang lining, laging bawas ka ng 1 inch, kailangan 28 ka. Ang standard ng laylaya niya, 8.5 inch. 8.5 lang yung standard. Susunod naman natin mga kaboy ay gagawa tayo ng frame. Tapos yung natahi ko ng sandalan, pag nai-forma ko na yung frame, saka ko na lang siya susukatan. Ngayon po mga kaboy, umpisa na natin ang frame ito. Nauna na natin ginawa yung cover, ngayon frame naman. Okay, umpisa na po natin. Natapos din mga kaboy. Titingnan natin kung ano magiging resulta. Ilalapat natin. Pero bago yan, bubukitin muna natin sa mga sobra-sobra. Digimisin muna natin. Tip ko lang mga kaboy, gusto nyo ng medyo quality leather, gumamit kayo ng good leather at saka. Maganda ito sa upuan ng tricycle. Maganda rin yan sa upuan ng motor. Basta good leather. Good leather ang tatap ng tela. Medyo may part lang na nahirapan tayo kanina sa pagtatahi gawa ng nagpuputol-putol yung sinulid. Siguro doon na rin sa pata ng makina na
masabik sa nagbubumbuan yung karayom niya tsaka yung gilid ng bata, kaya yung pressure foot ng makina, kaya nagpuputol yung sinulit. Medyo doon lang tayo na nagpaulit-ulit ng tahi kanina. Pero ito mga kaboy, nakita naman natin na magandang resulta. Pag naglapat tayo mga kaboy, unahin natin ang gitna bago natin unahin yung tanko. Tapos, pinipin natin yung para pinipin natin sa tanko. Pagbatalin natin yung tanko, pinipin natin kung pantay itong unyan ni Ismael. Kaya ganito ang gamit nating tapir mga kaboy, kasi kung gagamitan natin ito ng pressure tapir, sobrang lakas nun. Masisira ang tela, babaon yung bala ng tapir, matapon. Masisira yung tela. Kaya yung tapir ko pa naman walang adjasan, kaya malakas. Kaya ito para control lang. Ng singawan sa kabilang gilid, pero pwede naman sa plywood, babarinahan na lang. Kailangan kasi may singawan dahil para mabilis pag pinupuan yung foam na Eurotex, madali siyang babalik. Takir mga kaboy. Ito minsan ang ano natin, checkin natin. Minsan nagkakamali tayo. Katulad niyan. Bumitaw. Tatanggalin natin siya. Ito mga kaboy, nakapasok naman to sa angle bar niya dun sa pagkakabitan. Kaya pag kalalabasan nito, magandang kalalabasan. At yan po ang ating ginawa at maganda naman po ang resulta. Hihintayin po natin ang feedback ng customer ko kung anong reaction niya po nakita niya yung ginawa. Salamat po sa inyong panonood. Huwag po natin kalimutan mag-like at mag-subscribe po. At maraming salamat po. Shout out nga po pala dyan kay Francis Nunez Hamid na laging nakasubaybay sa ating mga video, at kay paring Randy Magtoto ng La Curva, at ganoon din kay JP Dagi ng Kaminawit, at si Julius Baredo na nasa Calapan ngayon, at shout out din kay Bernie and Leia Bengala, mag-asawa po ito, Bernie and Leia Bengala. At
Ganun na rin kay Frank Balagos diyan sa La Curva. Kay Brother Richmond Rosete na isa ring magaling na mekaniko ng mga motor. Shout out sa iyo, Brother Richmond. Kay Cecil Hamis at dito sa Pag-asa. Kay Sheena Ortizo. Kay Jersey Boy. Kay Catherine Sita Jones. Maraming salamat po.